Sa pinakahuling ulat ng Department of Foreign Affairs, abot sa 7,000 OFW ang nasa kulungan sa iba-ibang panig ng mundo, kabilang ang higit 200 ang may hatol na kamatayan. At marami rin dito ang mga OFWs that have been given the death penalty. Plan na natin na maraming kaso sa Middle East, no? Maraming kaso sa Saudi. Sa talaan ng Riyadh-based advocacy group na Patnubay, higit sa 10 OFW ang nasa death row sa buong Saudi Arabia, kabilang si Joselito Zapanta. Napatay ni Zapanta ang kanyang landlord na Sudanese national noong July 2009. Isinusulong ng Committee on Overseas Workers Affairs sa Kamara ang pagkakaroon ng lawyer para umagapay sa mga kasong tulad ng kay Zapanta. Ang committee ay pinangungunahan ni Congressman Walden Bello. Kailangan well-trained in Sharia law itong mga ating mga lawyers, no? So, sisikapin talaga namin na may tulak ito. Kaya ipinupursige ng Akbayan Party List Representative na maibalik ang kinautas na 3 milyong piso mula sa 30 milyong pisong budget para sa Legal Assistance Fund. Ipinaalala rin ng kongresista sa mga OFW na umiwas sa mga sindikato na ginagawang drug deal o tigabit-bit ng mga droga ang mga papaalis ng mga migranteng Pinoy. Ayon kay Bello, karamihan sa may 200 OFW na nahatulan ng kamatayan sa China ay may mga kasong may kinalaman sa droga. Nako, delikado talaga pag nakasama sila dyan sa drug smuggling. Alam naman natin, no, na in many countries, yung drug smuggling above a certain amount brings an automatic death penalty. Tumataas pang lalo ang bilang ng mga OFW na nakukulong at nahatulan ng kamatayan sa iba-ibang panig ng mundo. Pero sa Administrasyong Aquino, bumababa naman ang pondo para sa proteksyon ng karapatan at kagalingan ng mga OFW. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.